Ayan, good day sa inyong lahat mga kabakyard. Ngayon po, papakita ko sa inyo mga kabakyard yung dalawang design natin na incubator. So, sa left side mga kabakyard, yung una nating design na walang fan. At yung dito is yung tatlong layer na may fan. So, kasi mga kabakyard, nung mga nakaraang araw, may nabasa po ako na comment na sinasabi niya na niloloko ko lang daw yung mga tao kasi daw dati ang sinasabi ko is walang fan. Okay lang na walang fan. So, gagana incubator. At ngayon daw, pinahamak po daw po siya kasi nga daw po yung ginawa niyang walang fan na dapat daw po ay may fan pala. Susira daw po yung mga itlog. So, mga kabakyard, kung kayo po ay nanonood talaga ng mga videos ko na paulit-ulit ko po, no? Mapapansin nyo po, paulit-ulit lang po yung mga sinasabi ko sa bawat videos ko. Paulit-ulit ko pong pinapa-ano sa inyo na okay lang na walang fan. No? Pinapakita ko po yung resulta ng pag-i-incubate natin dun sa walang fan. Ito po. At dito po, meron na din po akong napakitang result dito na may napisa dito sa may fan natin. So, kung talaga po nanonood kayo sa iba, is maintindihan nyo na po, no? Isang video pa lang po yun na papanood nyo, maintindihan nyo na po kung bakit okay lang na walang fan. So, ngayon po sa video na ito, mga kabakyard, is explain ko po kay sir na hindi ko po kayo pinapahamak. Mahirap po kasi kay sir na nag-comment is ayoko na nga po sana patulan, no, mga kabakyard, pero gusto kong gumawa ng video na para sa kanya, para explain po. Sir, ganito po kayo ka-special sa akin, no? So, yan, mga kabakyard, explain ko sa kay sir na kung bakit okay lang na walang fan at yung may fan. So, bakit? Anong pinagkaiba nila? So, yan, yung mga may alam na po dito, pwede nyo na pong skip, pero ito po is para kay sir talaga. So, yan, sir, pakita ko sa inyo kung bakit okay lang yung walang fan at yung may fan. So, ito, unahin natin itong, medyo maskip. Ito. Unahin natin itong walang fan. So, yan, no? Wala pong fan. Madami na po akong video na nagawa about sa ganitong klase ng incubator na madami pong napisa. Actually, mga kabakyard, kung talagang kayo po ay nagsumusubaybay sa akin simula nun sa una, dito po tayo nakapagparami ng manok, no? Sa ganito pong klase na incubator. So, bakit walang fan? Unang-una po sa lahat, sinasabi ko po na okay lang na walang fan as long as yung tray natin is iisa. Isa lang po ang tray natin na kailangan. Walang layer. Wala pong second layer, third layer, or so on and so forth, no? So, yan mga kabakyard, isa lang po ang tray. Dapat isa lang ang tray ng incubator natin kung gusto nyo po na walang fan. So, proven and tested mga kabakyard. Marami na po ako napapisa dito. At marami na rin pong gumaya ng incubator natin, no? May kita nyo po mga kabakyard, karamihan ng mga naggumagawa ng incubator dito po sa YouTube is inspired po, no? Mapapansin nyo, ganito po yung design. So, hindi ko naman po sinasabi na ginaya, no? Pero so yan mga kabakyard, pero wala po kayo maririnig sa akin. So, mahirap lang po is yung masabihan tayo ng pahamak, no? Ko po is gusto ko lang naman po makatulong. Pwede po kayong bumili sa akin, pwede nyo rin pong gayahin. Wala po akong tinatago na, hindi ko po tinatago sa inyo paano gawin to. Marami po akong uploaded na video about dito. Pero yung may mga gustong pa rin bumili, is pwede pa rin naman po, no? So, yan. Yan siya mga kabakyard. At madami na po tayo mga reviews about dito sa incubator na to.
Karamihan din ng mga nagko-comment na ginaya tong incubator na to mga kabakyard na talaga daw is nakakapagpapisa, no? Proven and tested na. At si Sir lang talaga yung ewan ko po. So, yan. So, pahamak daw po kasi si kabakyard, mga kabakyard. Na uminit yung ulo ni Sir. Pahamak daw ako at wag daw po ako dapat na paniwalaan. So, yan. So, ayan Sir, sana napaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi na kailangan ng fan, no? Kung ganito lang po yung itsura na incubator nyo, isa lang ang tray, hindi nyo na po kailangan gumamit ng fan. So, yan. At isa pa po sa sinasabi ko, mga kabakyard, malaking factor. Kasi wala daw po napisa sa mga sinalang niya. Ginaya niya daw po itong incubator na to. Sabi niya ba po kasi doon is, ano po ba talaga, no? Wala daw bang fan or may fan? Kasi ginaya niya daw po, pahamak daw po ako, mga kabakyard. Kaya daw pala walang napisa sa mga itlog na sinalang niya. So, sir, malaking factor kung ang incubator niyo kahit gaano kaganda, kung ang sinalang niyo po is mga table eggs at wala talagang similya, sir, mamumuti po talaga ang mata niyo. Wala po talaga mapipisa dyan, no? So, yan. So, sana po is na-explain ko sa inyo kung ano po yung pinakaiba. Explain ko ba po ito, no? So, ito pa lang po. Dito pa lang po tayo sa incubator na to. At lipat tayo dito. Sa my fan. So, yan. Buksan natin. Yun. So, yan, sir. My fan, no? Oh, may fan po tayo dito. At tatlo naman po ang layer. Kung mapapansin nyo po sa lahat po ng ina-upload kong video, lagi ko pong ina-explain sa inyo kung bakit kailangan ng fan, no? So, yan. Bakit may fan at ba't yung isa wala pero nakakapagpapisa pa din? So, explain ko po sa inyo mga kabakyard, which is lagi ko naman pong ina-explain or sinasabi kung ano po ang purpose ng fan. So, ang fan is nilalagay po if yung mga tray natin is more than one. Bakit nga po ba tayo naglalagay ng fan, mga kabakyard? Yung fan po is may hangin siya, no? May hangin siya na nilalabas. So, ang purpose niyan is para mag-circulate hanggang ilalim yung init. So, bakit kailangan nun kabakyard? Bakit yung isa? Wala naman, pero nagsisirculate pa din. Okay lang, kahit walang fan. Kasi po, may tray po tayo, no? May tray tayo sa ilalim, o sa gitna, o sa ilalim, no? Na kailangan po ma-reach yung temperature na kailangan niya ng itlog para mapisa. So, kung walang fan po, so, andito lang yung init at andito yung thermostat. So, pag na-reach po niya yung init or temperature na kailangan niya mamatay, andito pa lang po yung init, mga kabakyard, di pa niya nare-reach yung ilalim, mamamatay na siya. So, ano mangyayari po sa itlog na nakasalang sa gitna at ilalim? Syempre po, mabubugok, no? Kasi po, wala yung fan na magsi-circulate ng init sa ilalim. So, yun lang mga kabakyard, wag po natin komplikaduhin yung mga bagay-bagay. Kung makikita nyo po mga kabakyard, ako lang po yung gumagawa ng incubator na wala ng iba't ibang klase ng instrumento, no? Simple as fan, tsaka yung ilaw lang po. Wala tayo yung temperature na makikita dun sa may sa gilid, yung nilalagay-lagay po nila, or yung humidity sensor. Wala po tayo nun kasi kung alam nyo po yung basic na dapat gawin pag nagpapapisa ng itlog, na wag na po nating ino-open-open, mga kabakyard, kahit meron tayong humidity sensor, sinasabi ko po sa inyo, kung lagi nyo binubuksan yung incubator nyo, wala pong mangyayari, no? Malulunod po yung itlog na nakasalang sa loob. Kasi po, binubuksan natin, init, tapos buga ng init, pasok yung malamig na hangin. Ang tendency, malulunod po yung sisiw, no? Wala pong masisave kahit na meron tayong humidity sensor. So, yan mga kabakyard. So, para kay Sir, mainit po ulo sa akin na Sir, lahat po ng
lahat po kasi ng mga comments, ng mga good comments is nagko-comment siya na de, huwag kayo maniwala dyan, parang ganyan, napahamak yan. Pahamak. Natawa na lang po ako, no? So, yun, nagko-comment siya. Pahamak daw po tayo, mga kabackyard. Napahamak yung mga itlog na sinalang niya, nabugok, no? Hindi ko na po yun pinatulan, no? Meron pong pumatol sa kanya na ibang subscriber, which is talaga nanonood, no? At nagegets kung bakit ito, may fan na, iba na po yung design, bakit kaya tatlo na yung layer. Lagi ko po sinasabi sa inyo, kahit po yung pinakapangit pa natin na no, nag-uumpisa pa lang po ako, pinakapangit na incubator na gawa ko, wala pong fan, mga kabackyard, isa lang. Kasi isa lang po ang tray, no? Pag dalawa na, pag tatlo na, apat, lima, sampo, mga kabackyard, kailangan na ng blower para mag-circulate yung init sa loob. So, yan mga kabackyard. Sana po, intindihin po natin yung bawat. Kahit isa lang mga kabackyard na video about sa pag-i-incubate ng itlog, mapaperfect nyo na po kung talagang tatapusin nyo siya at wala kayong i-skip. So, yan mga kabackyard. Wala akong tinatago sa inyong sekreto. Talagang proven and tested ko na tong incubator na to. So, sa lahat po ng bumili sa akin, wala pa nagreklamo na nabugok yung itlog nila. No? Hindi ko po alam kung bakit nabugok yung itlog nung kay sir. Mag-candling po tayo, no? Mag-candling tayo, sir, at malaki po ang maibibigay nun na ano. Kasi pag nag-candling tayo, tinignan natin itlog, wala palang laman, no? Kahit po 40 days na yun na nakasalang yan, wala po talaga mapipisa. So, yan. Tatlong tray. Sinasikipan natin to. Okay na. At isang tray, walang fan. Pag more than one po ang tray o yung lalagyan ng itlog natin, kailangan po natin ng fan. Pag isa lang, okay lang po na walang fan. So yun mga kabackyard, wala naman akong tinatago sa inyo, no? Eh, marami pa rin po ng mga gustong bumili sa akin. So, yan mga kabackyard, kahit open na po yung, kahit marami akong upload na video about sa paggawa ng incubator, madami pa din pong mga tao na gusto magpagawa sa atin, no? Kahit na yung tutorial is andun na, may mga tao pa rin na gusto magpagawa. So, ano nga po ba ang benefits pag sa akin kayo nagpagawa? So, syempre mga kabackyard, kayo po ang number one priority ko. Pag may tanong po kayo, no? Sasagutin at sasagutin ko po 'yan. Kahit ano pong tanong, kahit gaano nakatagal, mga kabackyard, is sasagutin ko po. Unlike doon sa mga taong bumili sa iba or ginaya yung incubator natin, hindi ko po 'yun agad masasagot, mga kabackyard, kasi marami po akong priority na mga tao nagtatanong din about sa incubator na binili nila sa akin. So, may offer ko po sa inyo, pag ginaya nyo lang po, panoorin nyo lang po yung mga videos natin about sa incubator, madami po kayong matututunan, mga kabackyard. So, yan lang po sa mga gustong bumili or mag-avail ng incubator natin, mga kabackyard. Check nyo lang po yung link sa ibaba. I-PM nyo lang po ako doon, mga kabackyard, para papag-usapan natin, no? So, yan. At sana po kay sir na kagalit sa akin. Na naman po ang ginagawa. So, ayan. Sana po, medyo nalinawan na po kayo, no? So, ayan. Pag napanood nyo po itong video ko na to, malamang, sir, mapaperfect nyo na yung pag-i-incubate ng itlog. So, ayan po, mga kabackyard, at happy farming po sa ating lahat.